Malapit-lapit lang naman ang balak namin puntahan. Pero minabuti na namin umalis na madaling araw dahil umaasa kaming mas maaga kami makakarating at syempre makaiwas sa init ng tanghali. Ang sarap magbisikleta at maluwag-luwag pa ang kalsada. Wala pa masyado mga sasakyan, pero hindi porket maluwag, gigit na gitna na lang tayo. Gamitin pa rin natin ng tama yung bike lane. Alas 4:30 ang usapan namin magtutropa. Siyempre, asa Pilipinas tayo. May nasusunod man tamang oras. Kaya ito, napakapi muna tayo sa 7-Eleven. Brewed coffee para gising na gising habang naghihintay. Apat lang naman kaming balak umalis. At ito, dumating na rin yung isa. Napakapi na lang din muna habang naghihintay. At makalipas ang maraming minuto. Dumating na rin yung dalawa. Konting usap-usap lang, final check ng gamit, sabay-sibat. Dito sa bandang Salawak, nung magdesisyon kami kumain na muna na agahan. At dito kami napahinto sa Mangboy Alfredo Lugawan. Nag-alangan pa kami noona dahil inakala namin mahal dito. 20 pesos ang kanilang lugaw, 15 sa tokwa at 15 din sa itlog. Hindi pala ito nalalayo sa presyo ng paborito nating kanto lugaw. Ito lang ang alam naming huling palengke na madadaanan. Kaya dito pa lang, namili na kami ng mga kailangan namin. Ayan, lamp box. Oops, teka. Atay mo ganda lamp box. Oops, teka, spot muna. Saan mo dito? Sampo. Bawangan mo ba natin? Hmm? Oo, kasya na sa atin yan. Yempo, itlog na pula, kamatis, at iba pa. Sinamahan na rin namin ng paper plate at kutsara at tinidor. Oh. 347. Lalo bawas yun, te. Ganyan mo lang 340, te. Bo, ang galing ah. Dos lang ang binawas sa... Nangyari, tinga. Ano? Lay-lay. Dalawang ano, extra chain. Wala akong extra missing link. Kaya buhatin mo yan pa uli. Sabi sa inyo eh. Kagawin ngayon dyan. Hapon eh. Wala na. Putong layoutin na mo. Diba? Ano, Jay? Ano so? Agul. Alpa. Ha? Alpa. Pasundo na. Tumawag ka na. Magpasundo na. Pasundo na. Tawag mo yung pajero. Tayo sa pajero. Pero ayusin mo yan. Ayun ang kaalaan mo. Tulad ng una namin pagbisita sa Balite Falls, mas pinili namin magstay sa Iyongs Resort. Dahil una,
Alam namin may cottage sila malapit sa falls para bantay namin ang aming mga gamit. Pangalawa, nag-assume kami na mas konti ang turista dito dahil mas kilala at puntahin sa kabila o ang MSSL Resort. Matapos namin kumain, nagsimula na rin kaming enjoy ang tubig. Hindi gaano matao dahil Lunes kami pumunta. At ang sabi sa amin, kung iiwas kayo sa mataong araw, piliin pumunta ng Miyerkules hanggang Huwebes. At bago namin subukan ang pool sa resort, kinuhaan ko muna ang mga taong nagtatatalon sa falls. So this is the Iyongs swimming pool. Bago kami umuwi, i-try lang namin to swimming pool. So dito na kami magbabanlaw. It's almost 4 p.m. and yeah, testing na lang natin lahat ng dapat testing. Ayan mga kuya ko. Walang overnight stay at hanggang alas 4 lang ang parehas na resort. At dito sa Iyongs, tuloy-tuloy ang pag-upgrade ng kanilang mga facilities. Maganda na ang mga banyo at shower sa labas. At may binubuo pang bagong pool sa itaas. Time to go home. Kaya kung babalakin yung dayuhin ng Balite Falls, tandaan, dalawang inyong option na resort. Iisa lang naman ang falls na inyong pagliliguan. Hindi naman gaano nagkakalayo ang presyo, magkakatalo na lang ito sa pasilidad at sa personal niyong pangangailangan.